Hello everyone, welcome to Chini Channel. Yes, hello! Welcome, welcome po sa mga new subscribers natin. Thank you for supporting our Everyday with Jen. Wow! Nakakatama ng puso kasi kahit na napaka-unique po ng content natin, you guys just visit my channel at nanonood po kayo. Alam niyo po, hindi man umaabot ng 100,000 yung views ko, pero I'm still happy kasi just like our topic for this, Everyday with Jen, kakaiba talaga ang paraan ko sa paggamit ng social media. Kaya, I hope this video would serve as a reminder po sa mga kabataan natin na hopefully, magkakaroon ng sarili nilang social media platform. Okay po ba? Now, let's start with, ano ba ang ibig sabihin ng social media? Ang social media po ay isang paraan, isang website, isang application sa cellphone man o sa computer na kung saan pwede kang mag-share, mag-post, mag-comment, mag-react at marami pang iba na pwede mong i-customize na ikaw mismo ang pwedeng mag-post. At makikita mo din ang post ng ibang tao. So, Jen, kailan ka ba unang nagkaroon ng sarili mong social media platform? Medyo matagal na. Okay. Ang pinakauna pong social media platform ko talaga na nag-sign up po ako kasi I'm a private person. So, yung Friendster. Yan. Meron pa akong nakasave na screenshot. So, ano ba tong Friendster na to? Ang Friendster po ay parang Facebook. Honestly. Siya yung unang, pinakaunang famous talaga. And ang nagustuhan ko sa Friendster, kasi pwede kang mag-review ng movies, ng music, yun yung pinakagusto ko. At meron siyang forum. And then, meron din siyang groups option na nakakaaliw kasi you can share the same interests with your friends. Pero talaga, ang paborito ko pa sa Friendster is yung review na mga movies, ganun. Kasi mahilig ako mag-review eh. Siguro vlogger nga po talaga ako. And then, nung 2007, I decided to quit Friendster kasi someone took away my password. Like, parang na-hack po ako kasi someone knew my password then. And yun, parang nakuha yung password ko. And so I decided to, like, when I retrieved it, I decided to leave it. And I think na-deactivate ko yun. And then right after that, talagang matagal ko nung nakuha yung invitation for Facebook. Ayan, that's my Facebook. Pero hindi ako agad nag-sign up kasi parang ayoko talaga until I really have to do it. Dahil sa I have a new chapter in my life na kailangan ko na gumawa ng isang network for support. So, I decided to create and sign up for Facebook. So, yun, with Facebook, I had my Hello Filthai, yan, Hello Filthai page na talagang nag-evolve siya into a media page. And then, I have my Hello Filthai forum, yan, for general audiences, and meron din po yung Filthai na for domestic helpers and caregivers. Yan. Yan po yung Facebook ko. So, how do I use my social media para sa mga kabataan natin? Yung social media for me is really just a platform. Ano ba yung ibig sabihin ng platform? So, ang platform po, yan yung paraan na pwede kang magkaroon ng chance. Hindi lang siya stage. Ang tawag kasi natin noon, di ba, stage. Kasi kailangan talaga nating sumali sa kung anumang contest or may kakilala para makatungtong ka ng stage. Other synonym for stage is platform. So now that we are digital, we have social media like Facebook and many others para magkaroon tayo ng sariling paraan na ipakita kung ano yung gusto natin, interests natin, hobbies natin, at kung ano pa. Sa Facebook ko po, unahin ko na yung sa personal ko. Yung personal ko is more on
opinions talaga. Tapos minsan nagsha-share ako ng mga bagay-bagay na sa tingin ko ay nais din makita ng mga friends ko. So sa page ko po, ang naka-share po dyan is talagang more on culture exchange from Filipinos and Taiwanese. And then sa forums, wala, free ang lahat na mag-post dyan as long as wala silang inaargabyadong ibang tao. And yung sa Filipina na domestic helper and caregiver na group, kung anong i-post nila and kung anong i-share ko doon, it's just free for those who are members. So yung members lang din pwedeng nakakakita. As you can see, it's very customized. Actually, I really wanted to quit Facebook na because hindi ko siya gusto since it's kind of very open to everyone. It's like an open book. And one thing I don't really like is the face recognition, which I turned off. Pero still, it's on the net. It's on their platform. So you don't have a choice. You still be recognized. So I decided to go to Instagram. Matagal na po ako merong Instagram, mga 2007, 2008. Hindi lang siya ganun ka-active. Kasi one photo lang ang pwedeng i-post. Until yung Instagram, pwede na siyang by tens. So, 10. Nalungkot din po ako kasi biglang nakuha ng Facebook ang Instagram. So, there's another, yung privacy na naman yung problema ko. Pero, I decided to stay on Instagram until now. Kasi, ang maganda kasi sa Instagram compared sa Facebook, ano siya, talagang photography. Pag ako po, mahilig ako sa art and photography and creativity. So talagang nadidevelop po yung creativity mo pag nasa Instagram ka. Kasi ako, I don't just post anything on my Instagram. So as you can see, that's my personal and official Instagram profile. Makikita mo talagang piling-pili talaga. Gusto ko talaga yung maganda sa mata. Tapos yung pagtingin ko, nagugustuhan ko, yung kahit na paulit-ulit ko siyang tingnan, talagang gustong-gustong gusto ko pa rin siyang panoorin talaga. Like, I'm gonna stare at it. That's why I'm so careful kung ano yung pinopost ko sa aking Instagram. And you guys see na wala na din po akong hashtag masyado, wala din po ako masyadong kinakaption, kasi Instagram for me, it's really about photography talaga. As in, talagang kung gaano kaganda ang picture mo, meron at meron din pa rin magla-like at talagang magre-react. Pero in my case kasi, I use social media for me to express myself, my being, yan, ganun. And marami po akong Instagram kasi sa Facebook, medyo stricto sila with regards to user. Normally, isa lang. Tapos, nakakadami ka, laki mo na, diba? Ang dami mong account. Pero, nakakapagod pag maraming account sa Facebook kasi email. Whereas, sa Instagram, marami po akong Instagram na accounts with a different theme. Kasi mahilig po ako mag-organize. So, yan po, yung, diba, yan po yung personal ko. Then, meron akong Hello Filipina for events and meet-ups sa mga friends ko. So, if you scroll it, talagang travels, mga friends nga nakikita, acquaintances, and all that, and events ko na talagang kasama ko sa picture. Kasi souvenir ko din yan, diba? Hindi naman ako laging may event, hindi ko rin laging nami-meet yung mga taong yun. So, it's my one way to like, you know, appreciate their presence in my life. I have this, very important for me, yung official na Gen Thought of the Day, which I call it GTOTD, yeah? Diyan po makikita ninyo yung mga gawa ko talaga, as in self-composed na mga quotes, talagang, depende, Chinese, English, Bisaya, Tagalog, so andyan siya lahat. So if you wanna find quotes for something, you can check my Gen Thoughts of the Day na Instagram. And then, I have Gen OOTD. Dati, just OOTD po yung laman niyan, but then I decided to put all the watermarked photos para malinis. So, yung mga may logo lang yung nandyan, na talagang yung mga photographers or bigay and sent sa akin na may logo and my picture po sa akin. So, I also have the Love
word world na kung saan lahat ng my love na mga bagay-bagay, lugar, picture, yan, meron din ako. Kasi napapansin ko, ang mga tao ngayon mahilig sa love talaga. So, I find it really nice, cute, and inspiring. So, I did this Instagram account. Next, I also have the Jen lookbook. So, yun na sa lookbook ko. Yan po yung mga, yung style ko. Oo nga, solo pics ko talaga na nagpapakita ng style ko, you know. It's so me. I'm gonna say it's so me kasi unedited siya eh. Meaning, kung ano yung naka-picture sa akin na solo, yan yung pinapost ko. So, you practically see me, yan, sa Instagram na yan. So, mula pa nung bata pa po ako ng picture hanggang ngayon, yan po yan. But, I'm still updating kasi hindi pa yan tapos. Meron pa akong isa yata yung sa Jen, and that's for my selling platform. Hindi ko pa nasimulan. So, ganyan po kadami yung gusto kong gawin sa buhay ko. So, I hope like I could share a lot of stuffs soon, lalo na yung mga magagandang products na gusto kong i-introduce sa market. Yeah. Noon din, meron din akong Twitter. And then, hindi ko din siya masyadong ginagamit kasi tweet lang siya, diba? So, it's like mere words. And then now, nag-evolve na siya na pwede ng video, pwede na siyang picture. So, nag-evolve siya talaga. Dati talaga, ano lang eh, parang text lang na 160 characters lang. Twitter is okay if you just want to express your boredom or whatever. Twitter is good. Yeah, and take note po sa Instagram and Twitter, normally, yun talaga yung mga celebs nandyan. Matagal na po ako nagpo-post ng video sa YouTube ko, but then, hindi yun talagang YouTuber. I just wanted to share something about culture. But noong 2018, I launched myself as a blogger and YouTuber kasi yung maraming mga naghahanap ng mga bagay-bagay online, so I have to be responsible on my posts. So that's why I decided to just carry out what the people are tagging me. So, tinatawag nila akong YouTuber or blogger. So, I just stand by it. Not to brag. To be responsible on my posts po talaga. Kasi, kahit na page yan, walang pangalan, walang gen, still, people know na Hello Filta is me. So, talagang kung ano man ang nakasulat dyan, talagang ako mismo directly responsible. That's why I had to take the title na ganoon para in case, you know, I could use it in the future. Lalong-lalo na for legal purposes. So, yan po yung nangyari sa YouTube ko. And from Hello Filtai Media Channel, late last year, nagkaroon po ako ng Chini Channel. Kasi parang ayokong i-mix yung culture education sa Hello Filtai. Kaya I decided to have Chini Channel para yung mga travels at iba pang mga interesting stuffs. Tulad nito, Everyday with Jen. Yung talagang gusto ko lang mag-share. Naturally, yung walang editing, walang keme-keme. Gusto ko yung mga ganun talaga. Yung natural lang, totoo lang. Totoong pagkatao lang, diba? And I wanted to show the people yung mga sinusuportahan ko, yung opinion ko, lalo na pag may mga live chats ako, which you can see it on Chini Channel talaga, you just check the videos, talagang makikita mo na it's so personal. Talagang isang tao na gusto lang mag-express and mag-share. Kasi iniisip ko naman, why would I want to be with the trend na ginagamit ko ang social media to express myself, hindi para kumita or magbenta ng kung ano. Ito yung gusto kong mensahe sa mga kabataan na gustong magkaroon ng social media platform. Kasi parang nagiging ano na siya eh, nagiging high demand. Tapos ang nangyayari, lahat ng tao, lahat ng bata, babae, man o lalaki, nagkakaroon ng pressure para makipagkompetensya. Alam niyo mga kabataan, hindi mo naman kailangan makipagkompetensya. Ang kailangan mo ay to share an impact kung sino mang makapanood ng video mo. Kasi as I've said, kung gusto talaga manood sa iyo, papanoorin ka talaga. Not because you are showing your bosom there or you're showing your bum-bums there or you're showing some skin. No. Hindi. Pinapanood ka dahil may content ka. Alam mo, importante yung alam ka ng tao dahil may utak ka, hindi sa alam ka ng tao kasi bastos ka or nagpapakita ka ng kung anong-ano man dyan. O di kaya,
puro walang laman, 'di ba? Parang ano 'yun eh, people will watch, yeah, but what lingers, what lasts talaga is yung may content talaga, 'di ba? Kaya this is what I'm gonna say again and again. You use your social media, mga kabataan, to share and inspire, not just to like earn something or to show your skin. Talagang hindi yun maganda. So as you can see, talagang hindi gaano kataas yung mga engagements ko, yung views ko sa post or videos. But I'm happy kasi I posted what I wanted to post. Yung talagang gusto ko na in the future, hindi ako nahihiya na kapag makita ng kabataan ito, meron silang mapulutang aral, ba? Diba? At meron silang matututunan. So, yun nga, sabi ko, Friendster, Facebook, tapos nag-evolve po yun. Nagkaroon na ng sumikat yung Instagram, Twitter, and then marami pa pong iba, but I will just share what I have. The funny side of me, so I get to know TikTok. Ang TikTok po, pinaka-recent po yan. And ayaw ko nga i-share yung TikTok ko masyado sa ibang tao kasi for fun siya talaga. Yung alam mo yung katuwaan siya, pwede namang may content din, but talagang nakakatuwa lang siya talaga yung TikTok. Yan yung basic ng social media platform. And then, because of the censorship and the new algorithm sa Facebook, I get to have an alternative. So, yan na po yung Big Kiss na introduce ko sa lahat. I also did a video about that. Big Kiss is a Filipino networking site. So, you can try Big Kiss too. And sana mag-improve pa yung Big Kiss more and more. This time, paganda ng paganda yung display nila sa website, diba? So, hope na mas marami pang Pilipino na sumuporta naman sa sariling atin na Big Kiss. So, yan po yung mga social media platforms ko. I-add ko lang yung LinkedIn. Yung LinkedIn po, mga year 2010 yata, or basta matagal na po akong merong LinkedIn. Hindi pa po sikat yan, really. Hindi pa po sikat at hindi pa siya ginagamit ng mga career woman or career people. And then, lately lang kasi, ayaw na ng mga tao sa mga Facebook, ganun. Kaya, nagkaroon sila ng LinkedIn na mas seryoso, diba? So, marami pa pong social media platforms. Ngayon, kung i-search nyo sa app or sa website, ang dami talaga. Pero, the point of this sharing with Everyday with Jen is that kahit gaano pang social media platforms po ninyo, kung ang mga nakapost dyan ay pare-parehas lang kasi trending, yung nakakatuwa, nakakagalit, nakakasuka, or yung masakit sa mata na puro na lang balat, ba diba, sa taas at sa baba, eh wag na lang po kayong mag-social media. Talaga, mga kabataan, wag yung down yung sarili po ninyo. Talaga, you boost yourself up. Kung gusto mong magkaroon ng YouTube, then be a creator. Create a real video. Yung may content. Or, siguro, parang gaya lang sa akin na gusto mong magsalita at mag-share ng opinion kung ano yung mga magagandang bagay na nabili mo or nakita mo. Or, di kaya mga travel places or restaurants. Okay yan, kesa yung mga puro talagang hindi kaaya-ayang mga content na puro nakakatawa lang or parang walang, parang promoting stupidity, I'm sorry for the word, instead of creating something na talagang worth watching. Hindi yung nag-viral ka dahil pinagtatawanan ka. Iba yung 5 views, 8 views na quality which nakaka-inspire ka ng tao compared to 1 million na after that pinagtatawanan ka na, kinalimutan ka pa after. Di po ba? So, again, this social media platforms I'm using, you are all welcome to just follow if gusto nyo lang, kasi hindi naman ako nagpo-promote. And I am not other YouTubers na tinatawag natin vloggers. Kasi lagi lang tinatawag vlogger. Hindi po talaga ako vlogger. Ano bang kaibahan ng vlog, and creator? Yung blog po, B, web vlogging. So, nagsusulat ka at isinishare mo. That's what I do in my Hello Filter page. Yung vlog, that's video log. So, nilalag mo ang buhay mo through video. Ay, ayoko po ng ganun kasi I'm not really into sharing my life.
I'm into sharing something na nakaka-inspire, na meron talagang mapulutan ng aral or nakikita na sa tingin ko, nakita ko to, maganda to, kailangan tong ma-share para baka may iba din na may gusto, di po ba? Yan yung gusto ko. That's why I become a creator, a YouTuber, a creator on YouTube, di ba? Yan yung gusto ko talaga, na sana ma-improve ko pa yung video editing skills ko. But for now, yung mga program ko talaga, yung Wow Pinoy, that's in Hello Filthai, and my media engagements, nasa Hello Filthai talaga. Pero yung mga, eto, typical na pag-share ng mga kuro-kuro opinion, you can see it on Chini Channel with Everyday with Jen. So, thank you guys. If you want me to do some challenges or answer your questions, share some issues about something, you just have to comment below. And see you next time on our Chini channel. Bye!